Isa po sa mga pinakamatalinghaga na katuruan sa Biblia is that Jesus is called the Word. Parang salita, verbo, sabi sa ibang Tagalog translations. That Jesus is called the Word. In fact, this is the Word for the benefit of the whole world. But what does it mean? Isa po sa mga hindi madaling pag-aralan itong katuruan sa John chapter 1. Pero ito ang isa sa mga pinaka, kung hindi ang pinakamahalagang katuruan sa New Testament. The Word and the Circle of Life. Yan po ang ating pag-aaral, or Jesus and Man's Return to God. Because it is man's return to God that is the topic of John chapter 1. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos na matalinghaga at dahil dyan, kayo Panginoon ay lalong nagiging kahanga-hanga. Turuan niyo kaming mabuksan ang talinghaga na iyong salita. Enable us, O God, to plumb the depths of your word so that we may not only understand but also apply its wisdom in our daily life. At nawa ang inyong karunungan ngayon maghari sa amin. Teach us to appreciate more the value and the teaching of John chapter 1, and may the truth and the power of these teachings become our strength, our light, our life, our salvation. Father, be our speaker, release us from ignorance, enable us to understand you more. We reject and rebuke all falsehood, all misunderstanding, and we welcome the enlightening presence of your Spirit. Protect us from evil men and evil spirits. Glorify yourself. Lift us up with wisdom. In the name of your Son, Jesus, our teacher, we pray. The Word and the Circle of Life. Yung circle po, isa sa mga pinakamatalinghagang shapes sa Bible. Even God is described as the beginning and the end. And only in the circle that it is possible to have the beginning and the end at the same time. So marami pong spiritual things, circular or cyclical. At ito makikita din natin sa konsepto ng kaligtasan, sa konsepto ng anak ng Diyos being called the Word. The most basic, in fact, the most important teaching there ever is. And that most important teaching is an idea. It is not a story. So it is not as easily understood as a story. It is a concept that we should always try to keep on learning and learning more and more about to appreciate it. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So in the beginning was the one who is called the Word. And we know that this refers to the Son of God, the Lord Jesus Christ. And that Word was truly God and was with God from the beginning. Yun pong Word sa English na yan actually comes from the Greek word logos, meaning something that is said, including the thoughts behind what is said. It is something that is expressed. So in the beginning was the concept. Jesus is a man. Jesus is divine in God, and at the same time, Jesusness is a concept. It's an idea. Bakit nagkaroon ng Jesus? Bakit nagkaroon ng Jesucristo? Bakit nagkaroon ng anak ng Diyos na nagsakatawang tao? Bukod sa si Jesus ay isang tao at Diyos na sabay, yung buong ideya sa likod niya ay isang konsepto that only God could have conceived. This word would refer to Jesus Christ. And Jesus Christ is what is thought of and expressed by God Himself. Jesus Christ is a topic, an idea, a concept. While Christianity is a very beautiful and arresting story, Christianity is really an idea. It is a concept that comes from God Himself. Indeed, Jesus as Son of God, as incarnate, the Spirit that had become flesh, as Savior, is a person and at the same time an idea. And at the same time, a rescue plan. Pag nakakita ka ng emergency exit, it's an idea of how you might get out of trouble. The name Jesus and the person of Jesus and the idea behind Jesus being born is also an emergency exit. It's a way out. It is a rescue plan. So the whole person and ministry of Jesus is an idea that was with God in the beginning. Pagka ating tinignan-tingnan yung mga kahulugan ng John 1:1 na yan. At kung tayo po'y lulundag para po makita natin yung sino nga ba talaga yung word na yan, sabi sa John 1:14,
the Word became flesh and made His dwelling among us. So yung ideya, yung konsepto, naging literal, naging tangible, naging material reality. We have seen His glory. So nakita ang kanyang kaluwalhatian, isang pagpapatunay na naging totoong material yung ideya na dapat sana hindi nakikita at naiisip lang. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. So the concept and the person that became the tangible concept, Jesus Christ, is called one and only. Walang kamuka, walang kaparis, hindi na mauulit pa. So the idea, the Word, became physical reality. At yun ang sineselebrate ng Pasko. That the Word, the idea of God, became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the one, the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down from us. So iniisip ng Diyos, naging realidad dito sa mundo, naging tao, si Jesus yun. An idea born of God. That's why pwede mo rin sabihin, Son of God. Galing sa Diyos. Sa Kanya nagmula. The expression, including the thought, the reasoning, the idea, became a person and lived with humanity. Hayaan yung paulit-ulitin ko kasi hindi naman talaga ganun kadali na namnamin at i-digest itong konsepto ng John 1:1. At sabi sa John 1:2, He was with God in the beginning. Therefore, the Word, referring to the person that became the Word, which is Jesus, the expression and thought that is Jesus, the idea of Jesusness, was with God in the beginning. No. Nandyan yan sa simula pa lang ng buhay ng tao. John 1:3-5, through Him, meaning the Word, or later on we will find out, the Word had become Jesus. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Mga description tungkol kay Jesus yan. Light of the world. Life. The water of life or the living water. No? Light that shines in the darkness. Sabi, ang liwanag na ito ay tinapon ng Diyos sa kadiliman, subalit hindi naunawaan ng dilim ang liwanag na ito. Jesusness was the life and the light of men. And it's even very, very scientific that life began from light. Na dahil sa liwanag, nagkaroon ng mga halaman, nagkaroon ng photosynthesis, at nagkaroon ng mga kakainin yung mga naging mga hayop at maging tao, na yun ang pinagmumulan ng lahat-lahat. And very interestingly, that life and that light shines. John 1:10-11. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. So kahit daw ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, ang ideya ng Diyos Ama, inando na sa simula pa lang, nakasulat na sa kalikasan ang kabaitan ng Diyos, ang mga batas ng Diyos ay nandyan sa kalikasan, nung yung ideya ng Diyos ay naging tao, hindi naman naintindihan ng mga tao. Bumaba na nga mula sa langit patungo sa lupa para lalong mahipo, makita, madinig, maunawa, maraming hindi nakaunawa. Pumunta daw ang Panginoong Diyos doon sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling lipi, mga tao, dahil nagsakatawang tao ang Diyos, pero hindi naman siya tinanggap. So Jesus was in the world. The world was made through Jesus and Jesusness, or the very concept behind the person of Jesus, but the world did not recognize Jesus. The world chose darkness instead of light. The Word came to the world, which He owned, but the world did not receive the Word. John 1:12-13, yet, and this is the heart of Christianity, to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent,
nor of human decision or a husband's will, but born of God. Pero daw sa lahat ng tumanggap doon sa salita, sa ideya, sa konsepto, meaning kay Jesus, sa lahat ng naniwala sa kanyang pangalan, at ang kahulugan ng pangalan na yon na siya'y tao, siya'y Diyos, siya'y magliligtas, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Anong ibig sabihin? Na bago mo tanggapin si Jesus at bago mo paniwalaan, hindi ka anak ng Diyos. Kasi pag lang nadinig mo na, pinaniwalaan mo, tinanggap na, doon ka palang binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang totoo, dati kang anak ng Diyos, dati akong anak ng Diyos, pero may nangyari na hindi na tayo naging anak. Kasalanan yon. Kaya ipinadala si Jesus para maging anak tayo uli. Bumalik tayo dun sa nawalang pribilehiyo at status, which is that of being a child of God. Yet some people accepted Him and put their faith in Him. So He gave them the right to become the children of God. They were not God's children by nature or because of any human desire. God Himself was the one who made them His children. Sabi, hindi inisip ng tao yung salvation, hindi inisip ng tao yung konsepto ni Jesus na ang anak ng Diyos ay maging tao at the same time Diyos. Hindi, Diyos ang nag-isip niyan. At ang natira na lang para sa tao, yun ay tanggapin, paniwalaan. At sabi, to all who receive Jesus, to all who believe in His essence and His mission, meaning His name, He gives the right to become children of God again. Nagiging anak ka ng Diyos muli matapos mong paniwalaan at tanggapin si Jesus. So belief in and acceptance of Jesus turns a person into a child of God. Pag naniwala ka kay Jesus at tinanggap mo siya sa iyong puso, biglang may nangyayaring pinakamalaking himala sa buong creation, nagiging anak ka ng Diyos. Sabi, hindi ikaw ang may kakagawa nun, Diyos. And you are born not from the flesh, not of man, but of God. Ibig sabihin, hindi yan natural process. It is a supernatural process. Himala para mangyari yon. Ano po ang premise? Anong pinagmumula ng mga ideya na ito? Bakit kailangan mangyari that the Son of God would become Jesus the man and God at the same time? May pinagmumula niya na background because man was born of God. At sinabi na yan sa chapter 1. Nagmula ang lahat sa Diyos, lalo na ang tao. So God made man. That's premise one. The idea and the expression of the thought of having human beings came from God. Genesis 1:26-27. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness." So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So ang babae at lalaki, parehong ginawa sa wangis ng Diyos. At Diyos ang lumikha. Yun ang unang premise. Diyos lumikha ng tao, nakamukha niya. Kawangis niya, dahil ang espiritu ng tao na yon, espiritu niya, wala ng iba. Man is the spirit of God, made to dwell in the flesh. Made to dwell in dust, in the body that we have. Yun lang ang pinagkaiba ng tao sa Diyos. Yung espiritu ng Diyos at espiritu ng tao, pareho. Pero ang espiritu ng tao, pinatira ng Diyos sa katawan, sa lupa. Samantalang yung Diyos na natiling walang ganong katawan, espiritu lang siya. So actually, the first incarnation, God's Spirit manifesting in the flesh, is man. Si Jesus ang pangalawang incarnation ng Diyos. Pero yung Diyos, ginawang tao, tumira sa katawan, yun ang unang incarnation. Yun ang unang creation. That was God's Spirit housed in flesh. Genesis 2:7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So ang Espiritu ng Diyos, naglagay siya, isinama niya sa lupa, naging tao, pero spirito rin niya yon, kaya image niya. But the Spirit of God was made one with dust, with flesh, to live a spiritual and an earthly life. So dalawa ang buhay ng tao. Spiritual, dahil may espiritu siya,
earthly at material dahil may katawan siya. Men are those who live in houses of clay, whose foundations are in the dust. Yan ang pinagkaiba ng tao sa Diyos. Nakatira siya sa tahanang alabok. Palayok lang ang tinitirhan niya. The spirit is eternal, but the body is not. 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Kaya kung kailan, paano merong bulwagan ng Panginoon, templo ng Diyos, material, bato, bakal, pero tinitirhan ang Espiritu ng Diyos dahil templo niya. Ganon din yung katawan ng tao, lupa, material, pero nakatira yung Espiritu ng Diyos doon, kaya nagiging banal ang katawan ng tao. Premise 3, God's Spirit in man, meaning man himself, should return to God after this earthly life. So ang Espiritu ng Diyos, inilagay niya kasama ng lupa, naging tao, pero dapat yung Espiritu na yon babalik din sa Diyos. Dapat ganun. Sabi yan sa Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. So ito ang magandang nangyayari sa kamatayan dapat. Yung katawan babalik sa lupa, at yung espiritu babalik sa Diyos. Sandali lang silang magkasama. Therefore, that would complete the cycle and the circle of life. The Spirit of God, inilagay sa lupa, nabuhay ng kung gano'ng mang kahabang panahon, pero yung lupa, mamamatay din, yung Espiritu babalik sa Diyos. Hindi naman ipinaliwanag ng Diyos kung bakit may ganung excursion yung Espiritu niya na naging tayo, pero tayo hindi siyang siya dahil meron tayong katawan. From God to earth, with dust, in the flesh, and then after a while, back to God. Yun ang kahulugan ng buhay. Kaya ang tawag sa atin, we are pilgrims. Tayo'y nakikiraan lang sa lupang ito. Hindi talaga tayo taga rito dahil tayo'y taga langit. Kasama tayo ng Diyos, inilagay dito sa mga dahilang hindi niya ipinaliwanag, pero ang dapat purpose ng life, pagkatapos na yung lupang katawan, ay mamatay na, bumalik sa Diyos ang Espiritu. Dapat bumabalik. Kaya nung si Stephen, nung binabato, ang sabi niya sa Acts 7:59, Lord Jesus, receive my spirit. Binabato nila ang katawan ko, mamamatay ang katawan ko, dudugo, uubos ang dugo ko, madudurog ang aking buto, babalik ako sa lupa, pero yung espiritu ko, tanggapin mo, Panginoon, babalik ito sa iyo. Kaya ang kamatayan, ang number one na nagpapalaya sa tao para makabalik sa Diyos. Hindi yan kinatatakutan ng mga mananampalataya. Bagamat dahil tayo'y nakatira sa katawan na ito, natural, wired tayo to protect the body, wired tayo, nakaprogram tayo to love life in this world because we are of the world then, dahil may lupa tayong katawan, pero yun ay habang nakakatira pa ka pa lang dyan. Pero oras na oras na namatay yung katawan at nakalaya yung espiritu, ang pagpapasalamat mo na lang na nakalaya ka na dyan. Kasi maiiba ang yung buong pananaw pag binitawan mo na yung katawan na yan. Pero may nangyari, mga kapatid. Ang Espiritu ng Diyos, inilagay niya sa alabok, nagkaroon ng tao, mamamatay yung alabok, babalik yung tao sa kanya. Pero may nangyari during the excursion. But sin contaminates the spirit and it dies. Yun ang pumasok. Yung dapat sana, yung espiritu mo makakawala sa katawan, babalik ka sa Diyos, pero yung espiritu ay nadumihan ng kasalanan. And because of that, sin traps man away from God and prevents man from returning to God. Hindi makukumpleto yung circle, hindi makukumpleto yung cycle, dahil hindi na ngayon makakauwi sa Diyos ang espiritu, dahil nagkasala na ito, marumi na ito, hindi na ito karapat-dapat makiisa muli sa espiritu ng Diyos na puro, dalisay, holy. Genesis 2:17, bakit pumasok yung kasalanan? You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Yan ang sinasabi ng Diyos. At hindi katawan ang mamamatay dito, spirit. Kasi nung si Adan at si Eva kumain ng forbidden fruit, hindi naman namatay yung katawan nila. Therefore, yung mamamatay, pag kinain nila yon, hindi yung katawan. May namatay yung spirit. At lahat ng tao nagkakasala, namamatay yung spirit. So niya, huwag niyong gagawin ito. Don't cross the line.
May isang bawal, don't aspire to be like God while you are in this body. Kaya ang sabi ng serpent kay Eva, when you eat it, you will be like God. So, when Eve saw that it was to be desired to make one wise like God, knowing knowledge between good and evil, she ate. What does it mean to know knowledge between good and evil? It is for you to decide what is good for you and what is bad for you. Yun ang rebellion. Kaya pag sinabi ng magulang sa anak, anak, papasok ka sa school, huwag kang a-absent para lang maglakwatsa. What is rebellion? When the child goes against the will of the parent and says, well, it is good for me na magmuling ngayon, a-absent ako. Yun yung rebellion. Ikaw ang nagde-decide para sa'yo what is good or what is evil for you. At yun ang ibinigay ng Panginoon na kondisyon sa mga tao, hindi kayo magpapasyan yan, ako. Akong magsasabi ko anong tama't mali, ang gagawin niyo lang, susundin niyo ko ano yung tama. Pero sabi nung ahas, pag kumain kayo niyan, makakapagpasya kayo kung anong tama at mali. In fact, the very act of eating it, you already made a decision what is good for you. And what is good for you, what God said was bad for you. Kaya rebellion yun. At sabi ng Lord, when you eat of it, you will die. Pag in-apply natin sa buhay, when you decide what is good and bad for you, against what God says is good or bad for you, you are rebelling and your spirit dies. So lahat ng tao nagkasala. Ezekiel 18:20, the soul who sins is the one who will die. At ang nakakalungkot, sasabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Therefore, everybody is dead. Lahat ng tao nagkakasala, nagde-decide sila what is good for them and what's bad for them against what God says is good or bad. And that kills the spirit. At oras na nangyari yon na nagpasya ka na kung anong mabuti sa'yo, laban sa sinasabi ng Diyos kung anong mabuti sa'yo, you are subjected to polarity, to dualness, to tension. Kasi minamabuti mo na yung minamasama ng Diyos. Eh, yung Diyos ang nakatira sa'yo. Yung Diyos ang spirito. Yung katawan mo ang nasusunod. Yung kasalanan at layo niya ang nasusunod. Naglalaban. Nagiging dalawa ka, hindi isa. And you know the importance that God attaches to oneness. That you must be one. Buo, isa ang loob, hindi hati. Nagkakaroon ng paglalaban, flesh versus spirit. Sin versus holiness. Weight versus lightness. What do we mean? Dapat pag namatay ka, yung spirito magaan, aakyat sa langit. Pero pinabibigat siya ng kasalanan, hindi siya makaangat, hindi siya makababalik. That's why it is important for a reversal to happen. Kailangan may mabaligtad sa buhay ng tao para maging anak siya muli ng Diyos. Kasi nung nagkasala ang tao, hindi na siya naging anak ng Diyos. Patuloy ka nagkakasala, hindi ka anak ng Diyos. Ano ngayon ang dapat mong gawin para baligtarin yan? Dapat mong labanan yung kasalanan. Dapat mong baligtarin ang effect ng kasalanan sa iyong buhay. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 15:53, for the perishable must clothe itself with the imperishable and the mortal with immortality. Tayong tao lang, alabok lang, dapat muling magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong nabubulok ay dapat matalo nung hindi nabubulok at yun yung espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, kahit pa nga daw nasisira ang katawan niya sa paglilingkod, napaparosaha, nagugutom, pero yung espiritu niya dahil naglilingkod siya sa Diyos, lalong nagiging bata at bago. 2 Corinthians 4:16, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Kahit sa tingin ng tao, nasasalanta ang aming katawan, ang aming mga espiritu ay lalong nagiging bago, malinis at masigla dahil sa paglilingkod sa Diyos. At dahil sa kasalanan ng tao, there is separation and contradiction between the body and the spirit. Therefore, naging kailangan, it has become a necessity for the spirit to prevail over the body. But how can the spirit prevail over the body when the Bible itself says that the spirit is willing, but the body is weak? Good news, ang tao galing sa Diyos. Better news, ang tao babalik sa Diyos pag namatay. But very bad news,
yung spirito niya, dahil nagkasala, hindi na makakabalik, nakulong. Outside of God's presence. So how do you complete the cycle and the circle of life? Paano babalik yung espiritu ng Diyos na ipinahiram at dapat ay bumalik sa Kanya? How do you return to God? How do you transcend the weight of sin? How do you leave the body on earth when man was trapped in it due to attachment to earthly and worldly things? Therefore, the Word, Jesus, was born. God has the idea. God devises a way and designs a plan to rescue and to save man from death, from condemnation, from the trap of the flesh, which we call salvation. Which is why there is Jesus and which is why there is the church. Salvation is the reason for everything. Dalawa lang yan, mga kapatid, creation and then salvation. Because man and the world that were all created by God were destroyed by sin. Now, God operationalizes His plan. What does God do? God sends Jesus. The Word, the idea of how to save man, is sent by God in the flesh. Galatians 4:4, when the time had fully come, God sent His Son. In other words, God puts His plan in motion. And John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. The same idea. Ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa mundo, na ipinadala niya ang kanyang sarili, ang kanyang anak, ang kanyang espiritu, ang ideyang galing sa kanya, para kung sino man ang maniwala sa planong ito, tumanggap dun sa plano at sa tao at Diyos na si Jesus, na kumakatawan sa plano na yon, ay makakabalik sa Kanya. Beautiful idea. Mahal ng Diyos ang mundo. Bakit? Noong ang Espiritu ng Diyos ay itinira niya sa lupa. Ano ba yung lupa? Nitrogen, potassium, di ba? Oxygen, iron, lahat na, magnesium, ng mga nasa bitamina. Yan ang element ng lupa. Kinuha ng Diyos, nilagyan niya ng Espiritu niya. Anong ginawa niya? Ikinasal ang Espiritu ng Diyos sa lupa. Ikinasal ang Espiritu ng Diyos sa mundo, sa puno, sa bato, sa bundok, sa ilog. Kaya ang mga anak ng Diyos dapat minamahal ang kalikasan. Dahil nung nakiisa ang Espiritu ng Diyos sa tao, hindi lang yun sa tao, sa lahat ng elemento ng mundo, ng material world, nakiisa ang Espiritu ng Diyos. Kaya mga primitive religions sometimes worship God by worshiping stones and rocks and trees. They are wise to know na nakiisa doon ang Espiritu ng Diyos. But, nagpadala naman ng Diyos ng person, His Son, the Lord Jesus Christ, para doon ma-focus yung ating pagsamba at doon tayo humingi ng kaligtasan. So, ang mga tao ay ligaw, nawala, ipinadala ngayon ang anak ng Diyos na tinatawag nating si Jesus, na hindi lang tao, ha? I always emphasize, kundi isang ideya na naging tao. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Now, what are the mechanics? Paano mangyayari, ililigtas? Siyempre, ang Diyos, just. Dapat ang lahat ng mali, parusahan. Ang lahat ng mabuti, gantimpalaan. Just siya eh. Pero ang Diyos, merciful din, mahabagin. Anong ibig sabihin ng mahabagin? Yung nagkasala, pinapatawad. Paano mo pagsasamahin ang habag at katarungan? How will you satisfy both God's mercy and justice? It is only through the Word, the idea, the person of Jesus. And what would be the mechanics of salvation? Jesus, the Son of God, the Spirit of God, the idea of God, would be human, would unite with humanity, and would take man's sin and punishment unto Himself. Namnamin nyo yan. Yung Espiritu ng Diyos, magsusuot din ang katawan ng tao para maging tao siya. At habang siya'y tao, identified with humanity, tatanggapin niya sa kanyang katawan ang lahat ng parusang nakalaan sa dapat lahat ng katawan, katawan niyo, katawan ko, nating lahat, katawan nating mga nagkasala, ililipat sa kanya. Kaya nung siya ay nasa krus,
Sabi niya, Father, Father, why have you forsaken me? Because even the Spirit of God, the Father in heaven, could no longer fellowship with Jesus, the man, and the God at the same time because all of the sins of the world were put on his body. At nung namatay siya, nadala-dala yung kasalanan ninyo at kasalanan ko ng nating lahat, nalibing kasama ng kanyang katawan, anong nangyari? Bumango ng kanyang espiritu, iniwan yung kasalanan sa libingan, bayad na. Because the life of Jesus is greater than the life of all lives that lived, are living, and will still be born. Why? Because while he is a man, he is also God. Ganun kahalaga yung buhay niya. Isang buhay, higit pa sa buhay nating lahat. Kaya nung ibinayad yung buhay na yon, bayad tayong lahat. Naliligtas ang lahat. The plan was that Jesus would take man's sin and put it upon himself, and that Jesus would give his life, his light, his holiness to man. Palit. Kaliwaan yan. Ang nangyari sa krus, kinuha ni Jesus lahat ang kasalanan ng tao. Sinong tao? Yung naniniwala. Yung naniwala, yung naniniwala, at yung maniniwala pa lang pagdating ng panahon, lahat yon sabay-sabay. Bakit pwedeng gawin ni Jesus? Because God in him is timeless. Well, the body that he wore was flesh, and it had time, and limited by time, the spirit in him is timeless. Therefore, he took all those sins into his life. Pwede bang magsama yung kasalanan at kabanalan? Hindi. So ang ginawa niya, yung kabanalan niya, tinanggal niya sa kanyang sarili at ibinigay niya sa lahat ng nanalig, nananalig at mananalig pa lang. So when you say you believe in Jesus, this is what happens. You say, Jesus, take my sin, let it be yours, and die for it, please. So I won't have to die. And I'm going to take your holiness and make it mine. That will make me holy, not because I'm holy, but because I believe in you. And when I am holy because I believe in you, when I die, I go back to God. That is what Christianity is all about. Pag hindi malinaw sa atin yan, eh nag-hit and miss, trial and error lang tayo sa ginagawa natin sa buhay. Kailan malinaw na malinaw? When you become a Christian, there's a total exchange of composition and position with Jesus. You take His holiness upon you, and you give your sin to Him, and He dies for it. And then you become free because He died. Kaya sabi sa Isaiah 53:5, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds, we are healed. Sabi, siya ay sinaksak, sinugatan dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay dinurog dahil sa ating mga pagkakasal at pagkakamali. Yung parusang dapat sanay atin, pero naligtasan natin, itinambak sa Kanya. At gumaling tayo dahil nalipat sa Kanya ang ating mga sugat. Kaya ang tawag, Savior. At kaisa-isa yon, one and only. There are only two religions on earth, brothers and sisters. Don't be deceived by brands and by names. There are only two religions. Religion number one, and 99% of all religions in the world fall under this category, save yourself. Yun ang religion number one. Yan ang ginagawa ng napakaraming tao. Kaya pinaparusahan yung sarili nila, kaya nag-aayuno, kaya hindi kumakain, kaya umaakyat ng mga bundok, kaya nagpapapako sa krus, kaya kung ano-ano pa, they are saving themselves through their own deeds. And there is religion number two, biblical Christianity. Jesus, the Son of God, is your Savior. Inaako niya ang kasalanan mo, ibinibigay niya sa iyo ang kanyang kalinisan, that's why you are called a saint. You are called holy. You are called child of God, not because of your deeds, but by the deeds of Jesus. 1 Peter 2:24. He himself bore our sins in his body on the tree, meaning the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. Kaya ang Kristiyano, binabaptize, ibig sabihin nun, tinanggap niya si Jesus, inilubog siya sa tubig, inilibing na yung dating siya.
At pag-aho niya sa tubig, ano yung sinisimbolize? Bago nang siya. Born again, a new person, a new creation. That's why you begin to have a new life. Kaya pag yung Kristiyano, tumanggap na sa Panginoon, tapos nagpabaptize at lahat-lahat, tapos bumabalik sa kasalanan, sabi sa Bible, the dog returns to its own vomit. Binabalikan mo yung dati mong isinuka na. Bakit? Pag-atras yan, hindi yan pag-asenso. 1 Thessalonians 5:10, He died for us that we may live. 1 John 1:7, The blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. So Jesus, God's Son, God's idea, God's plan, God's Spirit, is man's Savior and friend. Kaya ba nating maunawa ang Diyos? Ipapadala niya ang kanyang sariling anak, ang sariling espiritu. Magsusuot din ang katawan ng tao tulad ng ginawa nung unang tao at ng lahat ng tao. Ginawa din ni Jesus, espiritu ng Diyos, nagkaroon ng katawan. Anak ng Diyos, nagkaroon ng katawan. Para itong katawan na ito ibayad sa kasalanan ng katawan ng tao. At para yung espiritu ng Diyos na daladala niya, ipalit do sa espiritu ng Diyos na nadumihan na hindi na makabalik-balik sa Diyos, nahugasan yung espiritu na yon dahil sa dugo ni Jesus. This is the wonder of Christianity, that God would go down to earth, unite and exchange positions with humanity, die for man's sins, rise as Savior, and then take people back to heaven through the credentials of the Savior. Pumapasok ka sa pinto ng langit, ang ticket mo si Jesus. Hindi ikaw. John 5:24, I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Powerful verse. Memorize it. Sabi niyo, sino man makarinig ng aking katuruan at manalig sa nagsugo sa akin at sa nagpadala yung Ama sa langit sa ideya niya na iligtas kayo sa pamamagitan ko, meron kang buhay na walang hindi ka na uusigin. Tumtum ka na, mula sa kamatayan yan sa buhay. Past test na yan. He has crossed over from death to life. You don't cross over from death to life when your body dies. You cross over from death to life when you accept Jesus as Savior and Lord. Here, now, or where it happened. Tapos na. Thus we are free. Hindi tayo nagyayabang pag sinasabi ng ating ako sure na sa salvation. Sasabihin mo, magyabang naman ito, buhay pa eh, magkakasala pa, tas na. Kasi tinapos na, you have crossed over from death to life. Tapos na. Hinihintay na lang natin yung katawan natin bumigay para pawalan yung espiritu nating nakakulong dun. Kaya nawawala ang takot sa kamatayan. Sabi, where, O death, is your sting? Where is your victory? Alam nyo, nakakatakot yung kamatayan kung oras na namatay yung katawan mo at binigay yung espiritu mo, pumunta sa impyerno. Hinila pa baba. Pero kung nakawala yung espiritu mo at umakyat sa langit, anong nakakatakot doon? Pero siyempre, dahil nga tayo'y tao at may katawan tayo, takot pa rin tayong mamatay kahit tayo espiritual. Likas yun dahil para i-protect natin yung life natin. Inilagay din ng Diyos yun, yung pagmamahal sa buhay na ito, para i-protect mo yung life na binigay niya. Pero kung talagang hindi na maiiwasan, ayun na yung kamatayan mo o kamatayan ng mahal sa buhay, luwagan ng dibdib, ibigay ang Espiritu. Sabi ni Stephen, Jesus, receive my Spirit. At kung sakasakaling magkakaroon kayo ng pribilehiyong maghingalo at magdrama bago mamatay, sabihin nyo rin, Jesus, receive my Spirit. Kesa kung ano-anong mga kinakatakutan mo, ayan na sila, dumadating na sila. Di ba? Ayan, dumidilim na. Napakasarap sabihing, Lord, receive my spirit. That's why Jesus, or the idea of Jesusness, is the only way. John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makararating sa Ama na hindi dadaan kay Jesus. Bakit? Eh siya lang yung nakipag-exchange sa iyo eh. Siya lang yung galing sa Ama na ipinadala, kamukha ng ipinadala yung Espiritu sa tao. Ipinadala ito para maging tao, para makipagpalit sa iyo habang siya'y tao. Walang iba. There is no name given under heaven by which men are to be saved.
except the name of Jesus Christ. That's why it is important for us to share this truth with our loved ones, even with strangers who don't know this. Baka ang mga mahal nyo sa buhay, nandun sa 99% ng religions, they are saving themselves. E parang sabi sa Bible, ang ginagawa ng tao kahit yung pinakadakila para lang maruming basahan yan sa harap ng Diyos. It is never enough. Kasi kung enough, ba't pa magpapakahirap si Jesus na mamatay sa krus? Pwede naman pala natin iligtas ang sarili natin. Wala kasing ibang paraan siya lang. He is the only way. Kaya huwag kayong magpatulog-tulog at magpatamad-tamad sa pag-share ng salvation, sa pagdadala ng mga tao sa salvation class, sa pag-attend ng mga salvation Bible studies. Kasi kailangan maintindihan yan. Ninyo, ko, at ng lahat ng mga mahal natin sa buhay. At pag inooras na dumating ang kamatayan at humiwalay ng Espiritu, wala nang bawian. Kaya kailangan kumilos habang tayo nabubuhay. 1 John 5:12, He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Ang linaw. Yun lang na kay Kristo ang may buhay. Therefore, the incarnation. At yan ang pinag-aaralan natin kanina pa, John 1:14. The Word, the idea, Jesus became flesh and made His dwelling among men. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. So the work of Jesus Christ is, one, to join man, to rejoin God's Spirit that has become man in the flesh. Actually, may reunion. Nung ang Espiritu ng Diyos na si Jesus ay naging tao, yung Espiritu ng Diyos nakiisa uli. Doon sa Espiritu ng Diyos na naging tao at nagkasala na, nagkaroon ng koneksyon para malinis yun, masave, maakay, pabalik sa Diyos. So nagkaroon ng ganung uri ng union. The work of Jesus is to connect God and man through Him. Nalayo na yung tao eh. Yung Espiritu ng tao, nalayo na sa Espiritu ng Diyos. Dumating si Jesus. At dahil siya'y tao, pwede siyang humawak yung isa niyang kamay na tao sa tao. At dahil siya'y Espiritu, yung Espiritu niya nakahawak sa Espiritu ng Diyos, sa pamamagitan niya na Diyos at tao, yung Diyos at tao ay nagiging isa muli. At kaisa-isa yan, si Jesus lang. Ganon siya kahalaga. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, nagiging isa uli tayo sa Diyos Ama. John 14:20, On that day you will realize that I am in my Father, Jesus says, and you are in me, and I am in you. What will happen if Jesus is in the Father, tapos Jesus is in you, and you are in Jesus? It means you will also be in the Father. But without Jesus, you cannot go to the Father. Through Him, naging pwede. So the work of Jesus is to save man, as we have already explained. And then when that man dies, to lead and bring that man back to God in spirit form. Psalm 68:18, When you, the Savior, ascended on high, you led captives in your train. Ikaw na tagapagligtas nung umakyat ka sa langit, ang dami mong kinaladkad, dinala ng mga tao paakyat. Now what are the hindrances to salvation? What are the hindrances to freedom from sin, freedom from the flesh, freedom from the world? What are the hindrances to weightlessness para ka lumutang at pumunta sa taas? John 1:10 to 11. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. So did not recognize and did not receive. What are the hindrances of salvation? One, ignorance. Lack of recognition of Jesus Christ as the Word of God, as the Savior, as God's way of saving His people. Usually, this also involves lack of recognition of one's true condition and destiny. Yung hindi natin lubos na nakikilala si Jesus at hindi rin natin lubos na nakikilala ang ating sarili. Kasi pag lubos natin kinikilala ang ating sarili, malalaman natin tayo marumi, makasalanan, therefore we need a Savior. Ignorance is an enemy. That's why you need Bible study. You need intellectual understanding. You need knowledge. Kaya dapat ang tao, aral ng aral.
Another hindrance of salvation, rejection of Christ. One is rejection because of ignorance, and two is rejection because of false intellect and false wisdom. Yung iba sobrang rumurunong, ayaw na rin maniwala. Yung iba naman sobrang kulang ang karunungan, kaya hindi makapaniwala. Parehong kalaban ng kaligtasan ng Espiritu. Meanwhile, what are the fruits of recognition and acceptance of Christ? The spirit of man becomes a child of God again. Dapat yan ang ambisyon ng bawat tao, maging anak muli ng Diyos matapos magkasala. Man's spirit returns to its pre-sin state when you accept Jesus. John 1, 12-13, pabalik-balik tayo para malinaw. Yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Nagiging anak uli ng Diyos. Fruit of recognizing Jesus, the spirit of man is able to return to God. And the spirit of man becomes God-like again. Mahalaga yon, maging kawangis ka uli ng Diyos. 2 Corinthians 3:18, and we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory. Ang unang goal mo, ma-save ka, ipanganak ka muli. Pagkatapos nun, bumalik ka dun sa nawalang image ng Diyos. Therefore, you must grow spiritually. Day by day, you should grow. And every day, must become more and more like God. Sayang ang bawat isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, nakilala mo na si Kristo, tas hindi umaasenso ang Espiritu mo at hindi ka lalong nagiging kamukha niya. Yung iba pa nga, habang tumatagal, bumabalik, nagiging kamukha uli ni Taning. Umaatras. Sabi, we must grow and be transformed into the likeness of Jesus with ever-increasing glory. This is a process that begins at hearing, believing, and accepting Christ. The way to be saved by Christ, siguro naman napakalinaw na niyan, receive Him. Revelation 3:20, here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Sabi ng Panginoon, kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso. Sino man ang makarinig o makinig sa aking tinig at magbukas at ako'y papasukin, papasok ako, uupo sa mesa at kakain kasabay niya. And you know what it means in the desert, people's culture, when you eat with someone, you give your life to him. Sabi niya, makikidulog ako sa hapagkainan, ibibigay ko sa iyong aking buhay. Have you received Jesus with this clear understanding of what it means to receive Jesus? What else is the way to be saved by Christ? Believe in Him, in His name, in His personality, in His mission, in the concept and the idea of salvation. Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. In other words, you want to be saved, be born again. Allergic yung iba sa mga religious words na ganito, but you cannot escape it. John 3:3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Kung di ka ipinapanganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Ngayon, maraming mga born again, hindi siguro nila alam born again sila. Kasi pag naniwala ka kay Jesus, tinanggap mo siya. Born again ka eh, kahit nalaman mo o hindi na nangyari pala yon. Pero kahit naman simba ka ng simba, sa ulo mo lahat yung buong Biblia, hindi mo pa pala ito ginagawa, hindi ka pa born again, attende ka lang, hindi ka anak ng Diyos. Kaya mahalagang linawin ang ganito mga bagay. Because the old self will not do, it will not be good enough. You need a new spirit, a new heart, a new way of life. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. And this is what we often forget, that if you are in Christ, you are a new creation. Hindi ka na siya nahuhulog sa mga dati mong kinakahulugan,
Di mo na dapat pinagagagawa yung mga kasalanang dati mong pinagagagawa kasi bago ka na eh. At every day, you renew your commitment to the Lord. Kasi every day, may darating uling tukso at marami sa atin bumibigay uli at nagkakasala. Salamat na lang, 1 John 1:9. God is faithful and just and will forgive us if we confess our sins. Renew yung relasyon natin pagka ating inihihingi ng tawad. So what is the challenge of this very basic message? We've got to be born again. We've got to be God-like in spirit. Ang kailangan sa buhay, una, ma-born again ka. Pagkatapos, kailan mag-grow ka ng tuloy-tuloy-tuloy-tuloy-tuloy to grow spiritually unto God-likeness. Be God-like in practical terms. When you become already God-like in spiritual way, in a very spiritual way, when you have become born again. And this is the only work of the church. Dalawa lang ang work ng church, mga kapatid. Salvation, to win the lost, and then growth, to edify those who have been found. Tinuturuan ka at naglilingkod tayo kasi yun ang gawain ni Kristo, naglilingkod din. Yan ang ginagawa ng tao. Ano ang kahulugan ng review na ito sa atin, mga kapatid? Aming Diyos, salamat sapagkat kayo, Diyos, na nagpapaalala ng kahulugan ng kaligtasan. Nais namin ngayon, Panginoon, reviewin ang aming mga sarili. Ligtas nga ba kami? Tinanggap nga ba namin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas na nauunawaan ang mga konseptong ito? Kung ginawa na namin yun, salamat. Subalit kung hindi pa, Panginoon, nawa, pumilos kayo ngayon din. Lord, may you open our hearts, our minds, our spirits, so that those who are not yet sure and those who don't know if they have accepted your Son as Jesus and Lord would do so right now. Make a commitment. Make a covenant with you. At nawa, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Now may everyone remain in the spirit of prayer at makinig pa tayo sa mga turo ng Espiritu. Walang lugar ang sobrang pag-aalala sa buhay ng nakakaalala na ang Panginoong Jesus ay hindi lang buhay, kundi nananahan sa puso ng bawat mananampalataya. Maraming tao sobrang mag-alala. At kung tutuusin, marami naman talagang pwedeng katakutan sa buhay. Pero mahirap na gawain ang laging mag-isip at mag-alala. Ang ating pong pag-aaral ngayon tungkol sa pag-alala ng labis, when you worry too much. Pag sobra kang mag-alala, mamroblema, ano kaya ang dapat gawin? Salamat, Panginoon, dahil kayo'y buhay. At kayo ang buhay na siyang pwede naming asahan, pagmulan ng aming sigla, ng aming pag-asa. Turuan niyo po kami, Panginoon, na laging maalala ito at ngayon sa aming pagtitipon, mangusap po kayong may kapangyarihan. Pauwiin niyo po ang aming mga pangamba, mga alalahanin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at linisin niyo kami sa aming mga karumihan. Punan niyo po ang aming mga kakulangan at pagingdapatin niyo kaming tumanggap ng karunungan, pagpapala, pagpapalaya mula sa inyo. So we ask you, Father, to be the speaker. Enable us to bask in your glory, Lord, in your love, and to enjoy your presence, and to be liberated and empowered by your word. Speak powerfully. We reject all lies and falsehood in the name of Jesus our Lord, and may your truth set us free. Father, we thank you in the name of your Son, our Lord Jesus. When you worry too much, you might be having too much idleness. Pag ang isang tao, maraming panahong mag-alala, siguro maraming sobrang free time. Hindi masyadong abala, hindi masyadong busy. Sabi nga ng Handbook of Proverbs na tinipon pa noong 1855, an idle mind is the devil's workshop. Ang isip na hindi puno ng mabubuting bagay, pinupuno ni Satanas ng mga alalahanin at mga kasalanan. So ang dapat gawin kung sobrang maraming panahon para dyan, get busy or get busier. Kaya marami po sa nagkakaedad na mas magpag-alalahanin, worrier, kasi maraming panahon mag-isip. Laging nakaupo, nanonood ng paglubog ng araw. Madaling araw pa lang ay mga gising na
At kung minsan ay hindi pinapayagan ng kalusugan nila na sobrang maging aktibo, marami tuloy oras mag-isip. Kaya maaari namang punuin ang isip ng ibang bagay at nang hindi magkaroon ng lugar ang pag-aalala. Pero ang maganda, lalo't pinapayagan pa tayo ng ating katawan, is maging abala sa pagkilos. Work, because work tires our body and shuts off our minds. Try tiring yourself during the day with work, with exercise, because moving well, is good for us. It gets our blood flowing at naitataboy ang mga pangungulila, ang mga kalungkutan. Kaya mahalaga ang tao busy. Pero yung sobra namang busy, ganun din ang nangyayari. Because too much preoccupation can backfire. Sabi nga na, many fears are born of fatigue. Pag ang isang tao ay sobra-sobra din namang pagod, ang isip niya nagkakaroon din ng mga kalungkutan at alalahanin. When you worry too much, baka wala ka masyadong tanim na mabuti at natatakot kang umani ng itinanim. Baka marami ka pang tanim na masama, kaya nag-aalala ka tuloy. Kasi kung marami ka itinanim na mabuti, nananabik ka sa pagdating ng bukas dahil baka mamunga na ang mga itinanim mo. Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Hindi tayo pwedeng dapat magpadaya kung ano itinatanim daw ay inaani. Kaya kung nakapagtanim na tayo ng maraming hindi maganda sa buhay, it's time to uproot bad plants. Pwede pa naman niyang bunutin, may pag-asa pa. Kahit nakapagtanim ka na at nalaman mong damo ang itinanim mo, hindi maganda, bunutin. Stop doing wrong kung ginagawa yun at nagawa na. Repent and seek forgiveness. Maraming nabuburang utang pag humihingi tayo ng patawad at tayo ay nagpapakumbaba. At ang dapat gawin habang may panahon, magtanim ng mabuti. Kahit naman may edad ka na, marami pa rin oras para gumawa, magsabi ng mabuti. Ang old age nga, ang pinakamagandang panahon para ituwid ang mga liko, itama ang mga mali, at tapunan ng liwanag ang mga madidilim na bahagi ng ating nakaraan. When you worry too much, baka kulang sa pananalig. Perhaps you're lacking in faith. Sa Matthew 8:24-26, without warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us. We're going to drown. He replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Well, actually, rational naman at valid yung fear nila dahil malakas ang bagyo, sinasalanta ng bagyo at ng mga waves at mga alon at hangin yung kanilang sasakyang pangdagat. Hindi naman imposibleng matakot ka nun at hindi naman yun unreasonable. Pero nakita natin yung statement ng Panginoong Jesus dito, he equated fear with lack of faith. Kaya pag marami tayong mga takot at kinakatakutan, ang dapat nating siyasatin yung ating pananalig. We should check our faith. The more faith we have, the less fears. The more fears, it means the less faith. Sabi nga, faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. And if you're assured and you have evidence of God's goodness through faith, you will be much, much less prone to worry. Kaya si Pedro, nung pinalakad ng Panginoon sa tubig, nung siya'y nag-alala, natakot, siya'y lumubog. Matthew 14:29-31, come, he said, then Peter got out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, why did you doubt? In both cases, yung lulubog na bangka at lulubog na Pedro, pareho silang sumigaw, Lord, iligtas niyo po ako o iligtas niyo kami, at sila naman ay sinagip ng Panginoon at muling napanatag. So nakikita natin, pwedeng mangyari na mag-alala tayo, pwede tayong malibang na manghina ang pananalig, pero pag nararamdaman na natin yun na tayo ay tinatalo na ng takot, magpaligtas kay Jesus, manalangin, tumawag, dahil yung example nakita natin, ang tumatawag sa Panginoon, sinasagip niya. Kaya kung isa't nakakalimot tayong manalig, nakikita mong ninenervyos ka na pala, takot na ang naghahari sa iyong buhay, pangamba, anxiety, even panic, remember Jesus and call upon Him.
Siyempre, nakakapanik yung lumulubog ka sa tubig, tulad ng panik ng maraming taong iba't ibang korte at hugis at kulay, but the Lord is still Savior of all our worries and Savior from all our concerns. When you worry too much and you think that your faith is a problem, then ask for more faith. Humingi. Kumisan ang ating mga panalangin parang grocery list, shopping list, hingi nito, hingi nun. Maganda idagdag dyan yung bagay na hindi material. Humingi ka ng karagdagang pananalig, tibay ng pananalig, sapagkat yung taong may tibay ng pananalig, kahit anong bagyo ang dumating, kahit anong warning at signal ang marinig, hindi siya nababagabag. Mag-alalaman, konti lang. Hindi siya natatalo at hindi siya nasasakal ng takot. Kaya ang sabi ng mga apostles sa Luke 17:5, increase our faith. Yan ang panalangin nila sa Panginoong Jesus. Sapagkat napatunay ang kulang ang pananalig nila, ang diningin nila, dagdagan yon. It is very important for us to practice faith. Habang ito'y pinapractice mo, you put it to use, lalong tumitibay, lalong lumalalim ang ating pananalig. Kung tayo mapag-alala, baka kulang sa kaalaman sa mga pangako at salita ng Diyos. Kung alam kasi natin ang mga pangako at salita ng Diyos, halos lahat ng concern natin covered. And I dare believe every concern is covered. Nung nananalangin itong si Solomon sa Panginoong Diyos, masdan natin ang kanyang paggunita sa mga pangako ng Diyos sa langit. 1 Kings 8:25. Now, Lord, God of Israel, keep for your servant David, my father, the promises you made to him when you said, you shall never fail to have a man to sit before me on the throne of Israel. If only your sons are careful in all they do to walk before me as you have done. And now, O God of Israel, let your word that you promised your servant David, my father, come true. Malakas ang loob nitong Solomon na humingi sa Diyos sapagkat alam niya ang pangako ng Diyos sa kanyang tatay na si David. Kaya sabi niya, yung mga ipinangako niyo po sa ama ko, tuparin niyo, O Diyos. At pagka ang Diyos ay nilalapitan natin na ang daladala natin ay yung pangako niya mismo at salita niya, ay nakakatiyak tayo na yun ay i-honor because God will always honor His word. Solomon, knowledgeable of God's promises to his father, claims it. So it's important for us, bago dumating ang worry, bago dumating ang fear, to know, then to claim and apply God's provision. Hindi kung kailan ka na nag-aalala at natatakot, doon ka pa maghahanap at mag-aaral, baka sa kalituhan mo, wala kang makita. Kaya mahalaga, mag-aral na agad. Sa uluhin ng mga salita ng Diyos, at i-quote sa sarili mo, i-quote sa pinoproblema mo, ang mga pangako niya. Bagamat kung hindi mo yung nagawa at may problema ka na at naghahanap ka pa rin, kapakipakinabang pa rin yun. Pero tiyak na kapakipakinabang lalo kung ginagawa natin before the need arises. Psalm 119 verse 50, sa lahat po ng mga nagdurusa, nahihirapan, memoryahin niyo itong verse na ito, alalahanin, gunitain, anumang wika. My comfort in my suffering is this, your promise preserves my life. Five very big words here, suffering. Namnamin natin ang Psalm 119:50, sabi, my comfort is my suffering. So unang-una, suffering. Pagka atin pong inalalayan, there is suffering. We all go through suffering. Pero sabi niya, my comfort in my suffering. Bawat suffering, bawat pagdurusa, may kakambal na ginhawa. May kakambal na pampalubag loob, pampalakas ng loob. Sabi niya, my comfort in my suffering is this, your promise preserves my life. So, ang pangako ng Diyos, ang ginhawa ng mga nahihirapan, at ang salita ng Diyos ang nagpapalawig, nagpapahaba ng buhay ng tao, kaya napakahalaga na alam niya ang mga pangako ng Diyos. Kung alam natin ang mga dealings ng Panginoon sa mga taong ang buhay ay nasa Biblia, nakita natin ang mga pinayagan ng Panginoon na hirap, at kung paano sa kahalos kaduluduluhan ay biglang darating ang rescue, biglang darating ang tulong dahil mayroong dahilan ang Diyos. At ngayon, hindi lang nailigtas yung mga tao na yon, nagiging huwaran pa natin na maging tularan natin sila, ang kanilang pananalig at ang kanilang pagkapit sa Diyos, lalo't lalo may mamabigat na mga suliranin. Psalm 119:116, sustain me according to your promise
and I will live. Do not let my hopes be dashed. So, sabi nga nun, hawakan mo ako, akayin mo ako, patuloy mo akong buhayin ayon sa iyong pangako. At siguradong ako'y patuloy na mabubuhay. Huwag mo akong hayaang mawalan ng pag-asa. Maraming magagandang pangako ang Diyos. Dapat alam natin. When you worry too much, baka kulang din sa panalangin. James 5:13, is any one of you in trouble? He should pray. Nakita nyo yung simple, mabisa, makapangyarihang solusyon pag ang tao may trouble? He should pray. Unang-una, prayer can change the situation. And even if prayer doesn't change the situation, praying will change your heart. Kaya hindi pwedeng yung prayer walang pakinabang. Maaaring gawin nito yung ginugusto natin na mabago ang sitwasyon, malutas ang problema, dumating ang solusyon, etc., etc. O kaya hindi man ganon, nabago naman ang pananaw natin, nabago ang ating pag-iisip, ganun pa rin ang bunga, tumahimik ka. Ang mahalaga naman sa tao, yung payapa siya eh. Yung tahimik ka kahit may problema, kahit nga hindi masolve yan, tahimik ka pa rin. Daig mo pa yung nasolve yung problema, pero magulo pa rin siya ang isip niya. Kaya ang mahalaga yung kalooban. At napaka-importante nito mga kapatid, tandaan natin. Hindi ninyo kayang kontrolin ang mundo. Hindi ninyo kayang kontrolin ang global warming. Hindi ninyo kayang kontrolin ang earthquakes. Hindi ninyo kayang kontrolin ang mga political turmoils. Hindi ninyo kayang kontrolin na maging sakit. Pero kaya yon ng Diyos. Kaya pag ipinapanalangin mo't inilalapit, ang laki-laki ng nagiging inhawa mo dahil alam mong alam yon ng Diyos. At kung gusto niyang baguhin yon, sinong makakapigil sa kanya? At kung hindi niya binabago, meron siyang magandang dahilan. Manalig ka na maganda ang kanyang dahilan kahit kung minsan hindi naabot ng iyong isip. Pero eto pa, kung hindi mo makontrol ang mga bagay na yan at hindi kinontrol ng Diyos para sa kagustuhan mo, meron ka pang pwedeng kontrolin, kapatid, yung kalooban mo. Pag pinili mong manalig, pinili mong sumamba, at pinili mong pumanatag sa salita ng Diyos, hindi ka tatablan ng pinoproblema mo. Kaya laging kapakipakinabang ang pananalangin. So you always pray and pray and pray. Yung madalanginin, malayo yan sa pag-aalala. Lalo't ang pananalangin ay punong-puno ng pasalamat. Kasi kung nananalangin ka ng nagpapasalamat, oo nga naman, naaalala mo unti-unti na ang dami ng mga maganda sa buhay na dapat ipagpasalamat, nababalanse ang iyong alalahanin at natutuwa ka pa kung lumaon. Ngayon, maraming ganito mga kapatid. Sobrang nag-aalala, matatakotin, nerbyoso, dahil kulang lang sa saya. Kulang sa libangan o sa sarap sa buhay. Napakahalaga na ang tao ay may saya, may libangan, at may sarap ng buhay. Kaya marami mga tao naghahanap ng aliw kung bakit marami naman sa atin, kahit nakakaranas tayo ng hirap, nagiging judgmental tayo sa mga nag-aaliw. Ano naman ang sama sa mag-aliw? Kung hindi mo ninanakaw ang iyong aliw, wala kang pinapatay, wala kang ginagawa ng masama. Kaya pag tumatanda na ang tao, marami dyan nagkakaroon ng diversyon. Alam nyo, yung may diversyon, napakalaking blessing yan. Kasi ang daming alalahanin. Pag tumatanda ka na, nararamdaman mo na yung mga kasukasuan mo, ayaw na masyadong tumiklop o bumuka ang mga tuhod mo at mga braso. Nararamdaman mo nang mahihiluhin ka, halimbawa, lumalabo ang iyong mata, dumadami ang iyong mga sakit, at kumukonte usually ang iyong pera. Bihira naman yung papayaman, papadami pera, no? Kadalasan eh, papaubos, nawawala ng hanap buhay, nagre-retire. Tapos ang mga mahal mo sa buhay, nangauubos na. Ang lahat ng mga tiyo, tiya mo, magulang, ubos na. Parang yung kayo na lang na magkakapatid ang next in line. No? Dati may mga matatanda kang tinitingnan, pinagmamanuhan. Ngayon, wala na, ikaw na lang lagi ang pinagmamanuhan. So iniisip mo, ako na kaya next. Yung lapas ka na sa alas 12 tanghali ng buhay, yung mga nasa alas 3, alas 4:30 ka na, alam mo yon na malapit akong humarap sa mga katotohanan. Alam niyo yung mga ganon, sobrang magbigay ng alalahanin. At hindi naiintindihan nyo ng mga tao na hindi pa nakakaranas noon. Kaya marami sa ganong edad, mga past 50, kung kailan pa nagkaroon ng ganong edad, machichismis pa, ang bata-bata naman ang boyfriend ni Kumare.
Eh kung biyuda naman siya, eh ano? Diba? Kung bata ang boyfriend niya, naiinggit ka. Diba? Ang bata-bata naman ang girlfriend ni ganon, eh kung biyudo naman siya o wala naman siyang asawa, eh ano naman ngayon? If there are two less lonely people in the world. Do not be judgmental sa mga tao naghahanap ng saya kasi kadalasan, yung saya mo na lang ang nagtatawid sa'yo sa dilim ng gabi. Yung konting saya mo na lang ang nagbibigay sa'yo ng dahilan para mabuhay pa uli para bukas o next week. Yung konting libangan mo ang nagbibigay sa'yo ng liwanag sa otherwise ang dami-dami mo mga alalahanin sa buhay. Hindi dapat silang ginajudge. Pag may nakikita kang dalawang taong magkasama, kay hindi sila magkaedad, sabi ang tanda-tanda naman ang boyfriend niya, eh baka naman kulay siya sa pag-ibig ng magulang nung araw. Mabuti't nakakuha na ng husband, meron pang tatay. Kung may isang bonus, may lolo pa. Inggit ka, di ba? Kung minsan naman, bakit kaya ang bata-bata nang nagugustuhan ito, eh may edad na siya. Eh kung puro kapwa matanda niya ang nakikita, ang pinag-uusapan laging arthritis, blood pressure, blood sugar, mga katarata, no? Glaucoma, nakaka-depress. Kaya kung minsan masarap kasama yung bata na walang iniisip ng mga alalahanin, puro happening at gimmick ang naiisip, nalilimutan mo mga problema mo. At yung problema ang hindi nasosolve, malaking bagay, kung nalilimutan man lang kahit sandali. Because you keep your sanity and you keep your cheerfulness. Mga kapatid, huwag kayong killjoy sa mga taong humahanap ng ligaya kasi hindi nyo naman papaligayahin eh. Halimbawa, yung nanay niyong byuda, may boyfriend. Eh mano, byuda naman. Bakit sasamahan mo ba siya pag gusto niyang manood ng TV? Sasamahan mo ba siyang manood ng sunset? Hindi rin naman. Busy ka rin sa sarili mong asawa at mga anak. Tapos pinagkakaitan mo yung nanay mo, yung tatay mo ng kaligayahan. Ang mga tao kasi, maraming dala, maraming problema. Matuwa tayo pag nakakakita sila ng konting itinatawid sila sa ganong mga hirap. Pasalamat ka na hindi na nga ikaw ang magtatawid at hindi na ikaw yung kailangang laging nandoon. People have needs. Kaya kailangang maging maunawain. Kaya kung marami tayong mga alalahanin, baka kulang ka lang sa entertainment. Hindi naman masama yung entertainment eh, basta wala kang binibreak na law of God. Kumisa kasi yung mga relihiyoso kung bakit galit na galit sa mga tao. Hoy, alam mo, Christian na Christian si ano, nakita ko siyang nagbingo. Eh kung lumigaya ba siya, hindi naman ninakaw sa'yo yung pantaya. No? So, marami magtatanong niya sa akin and marami will feel uncomfortable. But, you know, lalo yung mga may edad na nating mga nanay, mga tatay, eh kung ikaliligaya nila, diba, kakausapin mo ba yan sa haba ng mga kwento? Hindi naman lagi. Basta't walang nananakawan at hindi ka naman naghahangad, gusto mo lang malibang. Kung gusto ng Panginoon, tayo ay magkaroon ng buhay na masaya. Si Elijah, propetang propeta, natalo ng lungkot, gusto tuloy mamatay. 1 Kings 19:3-5. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. "I have had enough, Lord," he said. "Take my life. I am no better than my ancestors." Then he lay down under the tree and fell asleep. Nakita niyo ang problema niya. Natatakot siya, nagtatakbo siya, napagod. Tapos iniwan pa niya yung assistant niyang lalaki. Nag-isa siya maghapon, magnamag. Sobrang nalungkot, na-depressed tuloy. Pinaghahalo-halong gutom, pagod. Gusto tuloy mamatay. Pero nung ginising ng anghel, pinakain, pinainom, pinatulog uli, ginising, pinakain, pinainom, pinatulog uli. Sumaya na naman, tuloy na naman ang ministry niya. Mahalaga nakakatawid ka sa difficult days. Ecclesiastes 2:24, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. This too I see is from the hand of God. Nakita niyo, mapakahalaga kay Solomon i-emphasize na sabi niya, yung pagkain, pag-inom, pagsasaya, galing din yan sa Diyos. Bakit niya idinidiin? Kasi akala ng iba, ang galing lang sa Diyos, tinik, krus, pasakit, kalbaryo. Aming ganun. Kung kailangan, danasin yon, danasin. Pero hindi laging ganun ang kalooban ng Panginoon. Gusto niya tayo na mag-enjoy. At sinabi, to find satisfaction in all his work. Not in somebody else's work, not in somebody else's fruits, but in someone's work. In other words, kung nasan ka ako, anong ginagawa mo, doon ka umimbento ng saya. Doon ka humanap ng ikaliligaya mo. Sapagkat yun ang doable, yun ang reachable.
Ecclesiastes 3:13, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. Gusto ng Diyos, pag kumakain ka, masaya ka. Umiinom ka, na-enjoy mo yung iniinom mo. May ginagawa ka, hindi ka nagdadabog, natutuwa ka sa ginagawa mo. Ang payo pa ni Solomon, Ecclesiastes 9:8, always be clothed in white and always anoint your head with oil. Baka naman bukas sa kaputi na kayo lahat. Yung puti kasi is associated with linen sa Israel at sa mga disyertong bansa tulad ng Egypt, kaya lahat ng mga nobles laging naka-white, naka-linen. Ibig sabihin kasi comfortable and beautiful. So ang sinasabi ni Solomon, be comfortable, have pleasure, and enjoy beauty even in what you wear. Sa dami ng lungkot ng mundo, pag may konting saya na pwede mong kunin sa hangin, kunin mo. Pag may konting kaligayahan, kunin mo. Kasi maraming kalungkutan na hindi mo pwedeng iwasan. Mabuti na yung marami kang deposit sa alkansya ng saya para pag may panahon ng pagdurusa, may madukot kang saya, pampalakas sa mga araw na malungkot ka. Kaya kung may pagkakataong sumaya, magpakasaya ka. May pagkakataong gandahan ng environment, gandahan mo kasi kuminsan napipilitan kang tumingin sa hindi maganda. Meron kang pagkakataong guminhawa, paginhawahin mo. Kasi maraming beses, hindi ka maginhawa at wala kang magagawa tungkol doon. So marambuti na yung marami kang pabaon sa sarili mo, na saya, tawa, kagandahan, para pagka panahon ng tagsalat, meron kang panggagalingan ng lakas. Surround yourself with what is beautiful and pleasurable and comfortable. Sabi nga ni Balagtas, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamayay sukat tibayan ang dibdib. At ang isa sa mga pagpapatibay niyan, whenever you can be happy. So that when sadness that cannot be avoided comes, then you are well equipped because yung balance mo, kahit ma-withdrawan ng lungkot, yung sayang nakatago, ang balance mo, marami pa rin sayang natira. Kaya ministry natin mga kapatid na magpasaya rin sa isa't isa. Hindi magpalungkot. Hindi may nagsasaya, maiinis ka. May nagkakakanta ng I did it my way, babarilin mo. No? Hayaan mo siya magkakanta. Alam mo ba kung anong problema niya sa buhay? Baka kailangan niya ang kidney transplant? Baka yung asawa niya may cancer? Baka ang mga anak niya walang pangmatrikula? At gusto na niyang tumalon sa ilog na walang tubig dahil El Nino? Kaya ang laki ng problema, tatalo ka sa ilog, di ka malulunod. So malaking problema yun. So kumanta na lang siya ng I did it my way kahit wala sa tono, babarilin mo pa. Surviving na nga yung tao, marami sa atin, they're just trying to survive. Kumisa nagdadamit ng akala mo payaso o Santa Claus o snowman, hindi mo siya maintindihan. Pero kung nagpapaligaya pa sa kanya, hindi naman ninakaw sa iyo yung suot niya, anong paki mo? Hayaan mo siya, masaya siya. Hindi natin dapat ginajudge yung kapwa according to our standard. Ako, hindi ko isusuot yan. Eh siguro, kontento ka sa buhay mo ngayon, masaya ka. Eh baka may hinahanap siyang ligaya na hindi mo naman ibibigay. Eh ano ngayon kung gano'n ang suot niya? Mahalaga sa spiritualidad, ang tunay na spiritualidad, ang bunga niyan mga kapatid, kabaitan sa kapwa. Ngayon, kung hindi ka mabait kahit sa ulo mo yung buong Biblia, sayang lang. Para ano? When you worry too much, baka sobra ka ng pakikinig sa balita, bad news. Yung makinig sa balita, manood ng primetime TV, garantisado lulungkot ka kung hindi ka man mawala ng ganang kumain dahil oras ng hapunan. Babae, tinadtad, sinigan, inilagay sa drum, inilagay ng semento, hinulog sa dagat. Gusto niyo bang panghimagas yan sa inyong paghahapunan? O kaya appetizer, kung late kayo mag... Wala kayong mapapala ka papanood yan. Hindi niyo naman kailangan malaman. Nananakot lang para bumenta. Siyempre, because bad news is good news in journalism. Ibig sabihin, papansinin ng tao. Pag nagpapakinig ka sa mga El Nino, La Nina na yan, mga earthquake, ano, takot ang aabutin mo. Eh, may magagawa ka ba dyan? Ikaw ba si Bernardo Carpio? Sige, pigilan mo ang paggalaw ng lupa para huwag lumindol. Kaya mo ba yan? So, yan ang mga takot na hindi mo naman kailangang entertainin. Kasi wala ka naman magagawa tukol dyan. Kaya manalangin ka. Yan sabi, pray, pray, pray. Siyempre, marami pang nananakot, ay padami na ng padami ang tao sa mundo. Actually, pag nag-aeroplano kayo, makikita nyo, ang dami pang lupang walang laman eh. Nagkakagulo lang yung mga tao sa mga bayan-bayan at crossing, pero ang dami pang maluwag. Napakarami kaling siksikan kasi because of the imbalance ng economy. Natatakot ang mga tao na mauubos na daw ang langis.
Actually, mga daang taon pa yan bago maubos. At hindi pa nga nauubos, nakakaimbento na ang tao ng mga bagong alternative sources of energy. Ang tao kasi fearfully and wonderfully made by God. We were made wonderfully. People will find a way as life finds a way. Sabi niyo ba, papangit na ang buhay? Hindi totoo yun. Tingnan niyo lang ang cellphone na hawak niyo o nasa bag niyo, malalaman niyo umasenso ang buhay. Nung araw, mayayaman lang ang mga may telepono. Yung halos gumapang ka sa lupa, kumatok, pwede po bang makitawag, Mrs. Cruz? Di ba? Dahil sila lang ang may telepono, siya naman may rollers pa. Mamaya! Ngayon, kahit balut vendor, may cellphone. Hindi pa ba yan asenso ng humanidad? Ang mga pero, ang mga Roman emperors, ngayon nahuhukay mga bangkay nila, simpleng abses lang ng bagang, namatay. Appendicitis, namatay. E ngayon, routine na lang yan. Diba? Routine. Ang dati nating presidente, Manuel Quezon, namatay sa tuberculosis. Ngayon, nagagamot na yan. In other words, nag-i-improve ang science, nag-i-improve ang technology. Natututo tayo ng green architecture, green lifestyle. Sabi natin, parumi ng parumi ang mga ilog, buti pa ng araw na malilinis ang ilog natin. Lilinis din yan kasi magigising din tayo sa katotohanan na walang kwenta ang maruming ilog. Yung dating kerumi-ruming ilog sa Singapore, ngayon, ang linis-linis na, ang dami na uling isda. Ganon din naman sa Stockholm, sa Sweden. Sa gitna ng city, ang linis ng ilog, may mga nangingisda at kinakain nilang isda. Dati daw yung parang Pasig. In other words, ang tao kasi natututo. Matututo. Di mag-a-adjust tayo eh. Nagkakaroon ng maraming research sa siyensya. Hindi ba kahit nga ngayon 30, mukhang 30? Napapahaba ang kabataan para mag-enjoy pa ng maraming bangay. Yung mga kulot ngayon, gusto mo tuwid ang buhok mo? Bukas tuwid. Gusto mo kulot uli next week? Kulot. Maraming nagagawa ang tao. Ang pagkain, nung araw nga, bago ka makakain ng palitaw, kailan magigiling ka pa ng malagkit, mga 3 oras mong ginigiling-giling sa bato. Ngayon, punta ka sa Via Mare, mamimili ka ng lahat. Parang piyesta araw-araw. Maraming tao nung araw, pagka piyesta lang nakakakain ng lechon. O kaya, ng karne. Kasi, hindi naman available. Pero ngayon, pipiliin mo pa. Puro leg ba? Puro likod? Puro ano? Napipili. Ang trend ng buhay, pag tinan nyo mga kapatid, papaganda. Huwag kayo nawawala ng pag-asa at huwag kayo nagpapalungkot dyan. Kasi God is in control. Ngayon, pag nagpapakinig kayo din sa mga prophet of doom, sa sobrang prophecy, lulungkot din kayo. Diba? Ang alam natin, ang ending ng lahat ng prophecy, darating ang Diyos o babalik tayo sa Diyos, kung alin man ang mauna doon, yung pa rin ang tunay na ending, no matter what the detail. Kaya ng ating dapat bigyan ng pansin. We romance the past too much. Laging the good old days, sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 7:10, do not say, why were the old days better than these? For it is not wise to ask such questions. May huwag kayong magdrama-drama, lagi niyong hinahanap yung kahapon nung araw. Yung nung araw, nasasakay ka halimbawa sa bus, talagang yung buhok mo ay hinila na ng lahat ng hangin bago ka makarating sa Maynila. Yung the good old days ba yun? Na para ka magkaroon ng ice cream, gagawa ka? Good old days ba yun? Marami tayong hindi ina-appreciate sa present, sa accomplishment ng humanidad at ng kabihasnan because we romance the past too much. When you romance the past, you will be sad. When you worry about the future, you will be afraid. You know what God wants you to do? Enjoy the day. Enjoy the moment. Yan ang payo ni Jesus. Sabi niya, do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day. Yung iba naman, kaya nagwo-worry, sobrang daming alam. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes 7:16, do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Habang marami kang nire-research, maraming inaalam na hindi mo naman talaga kailangan sa pang-araw-araw na buhay mo, dadagdagan lang ang alalahanin mo. And sometimes, even in religious studies, ganyan yan, marami ngayong mga TV networks nagpapakyut para makakuha ng audience, mapanood. Walang ginagawa kundi siraan ng Diyos, siraan ng Biblia, guluhin ang pananalig ng mga nananalig. Tapos pag naman nanood ka ng nanood, nakinig ka ng nakinig, ang ending mo ngayon, malilito ka. Hindi ka ngayon makatulog. Anong bunga nun sa'yo? So huwag mo nalang panoorin. Tahimik ang pananalig mo. Peaceful ka. That is a gift from God. Do not permit the enemy to disturb you. Kaya sabi, why destroy yourself? Don't be overwise. Alam niyo yung pagiging wise? It's a very difficult and a very high calling.
Kaya mga tinatawag ng Diyos na maging mga philosopher, maging mga prophets, maging mga mangangaral, mahirap yun. Kasi pag lumalalim, tumataas ang iyong alam, nagiging vulnerable ka to so many anxieties and fears. You become vulnerable to a lot of isolation and sadness. Kaya nga yung mga tinawag ng mga special people to be God's channels of blessing and wisdom to others and to the multitudes. That's why we privilege them with respect. We privilege them with a lot of things. Kasi ang pwede lang nating isukli sa ating mga propeta, sa ating mga mangangaral, sa ating mga philosophers, ang pwede lang nating isukli sa kanila, pagmamahal, pag-ibig, pag-respeto, kasi dinadanas nila ang maraming hindi na natin dinaranas. Sa kanila, ibinubunyag ang mga malalalim, mahihiwaga at mahihirap na mga bagay para maipaliwanag nila sa mga ordinary mortals like you and me. Kaya mahirap yan. Marami sa mga propeta, marami sa mga great artists, marami sa mga great achievers, great thinkers are tormented by their spirits and in their spirits. Kasi they become sensitive to many things. Kaya napakasarap ng buhay ng mga taong regular lang. Kung isa naiingit ka doon sa sobrang dunong, sobrang galing, kaya mo bang buhatin ang bigat ng karunungan? Mahirap yon. Yung may ipabigay sa iyo ang Diyos, sasabihin ng Diyos, ipamigay mo na yan dyan sa mga tao, hindi siya madali. Kaya kung minsan may eccentric behavior, no? Yung mga great artists na hindi nauunawa ng mga karaniwan tao. Basta tayo mga kapatid may hindi nauunawa, huwag nyo i-judge. Sikapin nyo unawain at kung hindi nyo man lang maunawaan, at least leave it alone. Huwag nyo siraan, huwag nyo pintasan, kasi hindi nyo alam. At pasalamat kayo at hindi kayo yun. Ngayon, we avoid extremes. Because extreme behavior and extreme thinking also leads to a lot of worry. Ecclesiastes 7:18, the man who fears God will avoid all extremes. Gumigitna ka lang, bumabalansi ka lang para tahimik ang buhay mo. Ecclesiastes 12:12, be warned, my son, of making many books, there is no end. And much study wearies the body. Lalo ngayon, ang daming choices. Nung araw, tatlo lang ang channel sa TV. Ngayon, daan-daan ang channel. Ang dami mong choice. Kaya wala ka minsan, wala ka ng mabuong programa. Marami ka kasing choice. Nung araw, pagkahapon, basta mga aninong gumagalaw. Yun lang ang mapapanood mo. Mga lumang pelikula. Wala ka ng maraming choice. Kung minsan, tahimik pa yun eh. Umorder ka sa restaurant ng tea. Nung araw, pag umorder ka ng cha, etong cha. Ano pong tea? Ang daming tea? Alam niyo, mamahit isang daan yung papapiliin sa inyong waitress. Pagkatapos papapiliin ka pa kung hot o cold. Tapos papipiliin ka pa kung natural o ganito. May sugar o without. Pag may sugar, natural sugar, coco sugar. Ang dami pang sugar. Huwag na nga, tubig na lang. Ang daming choices ng pati ng soft drinks. Gumugulo tuloy. Bakit natin ito binabanggit? Mga kapatid, kung tahimik na ang inyong kalooban sa pananalig niyo sa Panginoon, huwag niyo nang guluhin ng kung ano-ano pa mga ideya. Walang mapapala. Ang kaluluwang palipat-lipat, papalit-palit. Sabi ni Solomon, tigilan nyo na yung kababasa sobra. Sabi ko noon, mapapagod ka lang, matutuyo ang iyong lakas. Sabi ko noon, hindi ba tatapos yan? Ang ending din naman, haharap ka sa Diyos eh. Kaya kung tahimik ka na, payapa, huwag ka nang pagulo pa. That's why prophets and philosophers and thinkers and teachers are burdened. And the only thing we can give them is to privilege them with respect. Sabi sa Ecclesiastes 5:12, the sleep of a laborer is sweet. Read laborer as simple man. No? Yung unscholarly man. Sabi ko noon, mas madaling sumaya pag mababaw ka. So huwag mo nang masyadong laliman. Kasi baka walang humukay. Para kang nagtago na wala naghanap, lalabas ka rin. Mahirap. Pag may mga mababaw dyan, ang saya naman nila, mabuti pa sila. No? Yung konting, ay, hangin. Hangin lang, tumatawa. Kesa naman ang tali-talino mo, wala na makapagpatawa sa'yo. Mas mahirap yun. No? When you worry too much, baka kulang ka lang sa food or drink or chemical balance, tulad ng pinag-usapan natin nun. Kaya, yung propeta, pinakain ang anghel sa 1 Kings 19:7-9 at guminhawa na siya nung siya kumain at nakainom. Baka sobra ka nagda-diet, kulang ka na sa vitamina, kulang ka na sa minerals, kulang ka na sa nutrients, kaya ka pala malungkot. Ang bewang mo nga, di ba,
ang liit-liit, pero ang lungkot mo naman, nakatingin ka at nakatulala, no, sa kawalan, di bali nang lumaki ang bewang mo, basta masaya ka. No? Ang mahalaga yung kalooban mong masaya ka. Kasi ang buhay, maiksi, alangan namang ubusin mo pa sa lungkot yan. Kailangan i-maximize mo yung saya. Kaya si Timothy na laging sinisikmura, sabi sa kanya ni Paul sa 1 Timothy 5:23, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. So kulang siya sa chemical balance. Binabalanse. The Lord Jesus' prescription against worry, Matthew 6:26 to 34. Sabi niya, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? So, ba't ka nag-aalala? Kita mo yung mga ibon, hindi naman niya nag-agriculture, pero pinapakain, buhay din yan. Mas mahalaga ka kaysa ibon. Kaya ang unahin mo, manalangin, lumapit sa Diyos, manalig. Tapos marami ka pang ibang alalahanin, etc., etc. Kaya sa verses 26 to 34 ng Matthew 6, sabi ng Panginoong Jesus, and why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. And if that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? Sabi, ba't ka nag-aalala kung ano isusuot mo? Mga little things pa yan. Kasi yung damit dyan, symbolic of all other things. Food and drink, symbolic of all our needs. Plus, what to wear. Sabi niya, nakita mo yung mga damo. Hindi naman gumagawa ng tela yan. Hindi yan nagwagawa ng damit. Pero kahit si Solomon, sa kanyang kayamanan, hindi nakapagbihis tulad ng magagarang damo na yan. At kung yung mga damo na buhay ngayon, bukas ay tuyot na at sisiga na lang, ay dinadamitan ng Diyos ng maganda, ikaw pa kaya ang pabayaan ng Diyos? So pag nag-aalala tayo, tumingin ka sa lumilipad na ibon, kaya dapat hindi tinitirador ang ibon, dahil anong titingnan mo kung walang lumilipad? No? Hayaan nyo silang magliparan dyan. At tumingin ka sa damo na maganda, tumingin ka sa isda na maganda, tumingin ka sa lahat ng magagandang likha ng Diyos, ikaw pa kaya ang hindi alagaan? Eh kung yan nga, inaalagaan. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 6, 26-34, kadugtong, so do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Nag-aalala ka kasi alam mo kakailanganin mo. Huwag mong kalimutang alam ng Diyos na kailangan mo yun. At kung inassignan ka ng buhay ng Diyos na ganito kahaba, alam nga namang wala siyang ilagay na provision. E paano ka mabubuhay? Di hindi matutupad yung plano niya para sa'yo. Kaya pakakainin ka niya. Bubuhayin ka niya. Maaring hindi siya laging gumawa ng himala, pero itinanim niya sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong naturalesa na bubuhayin mo ang iyong sarili kahit anong mangyari. Life finds a way. Kaya yung mga nagbebenta ng life insurance, pag tinanong mo, eh ba't po kayo nag-i-insure ng mga tao, paano ko mamatay lahat yan? Sabi nila, hindi. Kasi ang tao, talagang kahit anong mangyari, pananatilihin niya ang sarili niyang buhay. Kaya yun ang kakampi ng insurance company, yung pag-ibig ng tao sa buhay, nabubuhayin niya ang sarili niya. Ikaw ba halimbawa, pag may insurance ka, napapalitan ang paa mong naputol, puputulin mo nga para mapalitan. Hindi, di ba? Hindi ko mo may insurance ka, gagawin mo yun. Kasi mahal mo yung katawan mo, mahal mo yung buhay mo. Itinakda yun ng Diyos. Kaya mananatili ang tao under His care. It is natural to us. So why worry about global warming? Luma na yun. El Niño or La Niña or earthquakes, lalong luma na yun. No? Pag tinignan yung mga guho ng mga Roman buildings ng 2,000 taon na ang nakalipas, noon lumindol, laging may lindol. Lagi. Buhay pa rin ang buong humanidad. No? May mga nasasalanta, pero marami pa rin nanatiling buhay. At as we always say, earthquakes don't kill, but bad buildings do. Kaya nga nagkakaroon ng kapabayaan yung mga tao. Kumisan, mapahamak tuloy. Yung mga earthquake na yan, noon pa yan, unang panahon pa. Hindi na yan bago. Sabi sa Ecclesiastes 1:9-10, what has been will be again. And what has been done will be done again. There is nothing new under the sun.
alam na yan ng Diyos. Nagkaroon lang kasi ng pangalan niyang El Nino eh, kaya naging warriors tayo. Nung araw kasi na unang panahon, hindi umuulan, yung mga tao magpo-prosesyon sa mga bukid para umulan. Nangyayari na nun. Pero may bukid pa rin, may tao pa rin, dumadami pa nga. Is there anything of which one can say, look, there is something new? It was here already, long ago. It was here before our time. And if it was here before our time, then it was God-designed, God-ordained. It is in accordance with God's will. And if God promises that He will take care of you, and He knows the natural things that will happen, God knows how to take care of His people. Yun ang dapat nating panghawakan. Hindi ka padala sa takot, sa mga sensational news. Kapatid, kung ano man ang pinaproblema mo, nandyan na yan, matagal na. Inilagay yan dyan ng Diyos. O kung hindi man, pinayagan niyang malagay yan dyan, alam niya. At kung alam ng Diyos, pwede ka magtiwala. Huwag mong problemahin. Listen, church. Ang problema, nagiging problema, kasi pinoproblema. Pag hindi mo pinroblema, di hindi problema. Kaya dalawang tao, dalawang ina, yung isa, yung anak, wala pa, alas dos na ng umaga, balisang-balisa, hindi makatulog. Yung isang ina naman, tulog na tulog. Parehong wala yung anak nila. Yung isa kasi pinoproblema niya. Yung isa hindi. So, malaki na yon, alam na niya umuwi. Lalong-lalo kung may pangatlo pa na hindi naman problema. Tapos sabi niya, ipinanalangin ko na sa Lord. Wala ako sa kinakalagyan ng anak ko ngayon, pero nandun ang Diyos. So binilin ko na. In fact, mas mahal naman ng Diyos yung anak ko kaysa mahal ko yung anak ko. So magtitiwala ako at matutulog ako. Dahil anong mapapala kung gising ako dito? So iba-ibang attitude, pare-parehong sitwasyon. Your attitude will shape your lifestyle. Ganun yun. Kung minsan, merong mga asawa na hindi na halos pansinin ng asawa nila, laging wala. Merong mga nag-aalala, bakit siya laging wala, etc., etc. Meron mga, ay, salamat, wala siya. Marami akong magagawa ngayon, walang abala. Nasa sayo yan, kung anong gagawin mo sa buhay mo. Pero hanggang hindi mo pinoproblema ang isang bagay, hindi yun problema. Ngayon, iniisip mo, ano kaya, pastor, ano magangyari po pag natunaw lahat ng mga yelo sa North Pole? Lumayas ka sa harap ko, hindi ko alam. Bakit mo ipapaproblema sa akin ng mga yelo sa North Pole? Di ba? Pero natin po problemahin yan. Magdasal ka, kahit alam ko na kasi lumubog ang buong mundo eh. Gusto ng Lord na lumutang sila Noah, lumutang. Di lumapit ka sa Diyos para kahit lumubog, lumutang ka. Bakit mo paproblemahin yung buong yelo, buong Antarctica? Ang saya-saya ng buhay ko dito, bibigyan mo ako ng problema. Ano po kaya't naglilindol? Eh kaya ba natin pigilin kahit anong gawin natin dito? Di ba? But of course, there are practical things you can do to minimize risk and danger. But you can only do so much. Kaya nga may Diyos eh. Para yung hindi mo kaya, ipasa Diyos mo. Magtiwala ka at mag-enjoy ka ng buhay. Gumawa ka ng mabuti. Kaya tayo gusto ng Diyos na pumanatag, tumahimik, para sa kapanatagan at katahimikan, ma-inspire kang gumawa ng mabuti. Hindi lang para magpasasa sa sarap. Your stability in life, your wealth, your security, your health should not only be used for your personal enjoyment. It must become the springboard for much nobler missions in life. Na kumbaga, wala ka ng need, so pwede ka na magbigay. Malakas ka naman, pwede kang tumulong. Tahimik ang loob mo, pwede kang umakay, umunawa sa mga magugulo ang loob. Kaya gusto nating pumanatag, umayos, hindi lang para magpasarap. Para magawa natin yung misyon na ibinibigay sa atin ng Diyos na maging blessing tayo sa ating mga kapwa-tao. So, brothers and sisters, think about the things you worry about. It's your decision if you like to turn them into problems. Pag pinroblematize mo. Maraming mga tanong pa, mga doktrina na hindi natin alam, ano po kaya ang itsura natin sa langit? Hindi natin alam, ang problemahin mo, mapasama ka doon. At alam natin yan, manalig ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad para sa iyong mga kasalanan, tanggapin mo si Jesus sa Panginoon at tagapagligtas, at siya na ang may problema sa mga detalye. Bakit mo pinoproblema? Eh kahit naman tayo magtalo, mapuyat, hindi natin masasagot. Ipasa Diyos ang mga bagay. Ito ang isa sa mga pinakamalalim na regalo ng Diyos sa atin sa pananalig. Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Nagkakaroon ka ng katahimikan. Matthew 6:26-34, karagdagan. Sabi ng Panginoon, sa halip ng mga problema kayo, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well.
Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Huwag laging alalahanin ang nakaraan, nakakalungkot. Kaya pag kami mga medyo senior ladies magpa-party, tapos ini-invite ako, baka ang tugtog nyo, puro 60s and 70s, ha? Ayokong pumunta. Puro na lang tayo nung high school natin, nung ganyan, ganyan, ganyan. Wala na ba tayong future? Puro past na lang ang pinag-uusapan? Kaya kumisa, nakakatamad na rin umate ng mga high school reunion. Walang pinag-uusapan ko din nakaraan. Mahalaga ang tao, engaged niya yung today, hopeful siya about tomorrow, may mga plans siya pinag-uusapan, hindi puro past, hindi puro lungkot, kasi sayang ang isang araw na inubos mo sa lungkot, eh pwede mo namang pasayahin. Okay, maganda rin naman kumisang makinig ng mga lumang tugtog, mag-alala ng kahapon, pero huwag sobra. Because when you romance the past, you will be sad. Marami pa tayong, kaya hindi pa tayo kinukuha ng Diyos, may today pa, para mabuhay tayo today. At yung bukas, hawak niya yan, hindi natin hawak, so huwag niyong agawin sa Kanya. Kaya nagiging mabigat, inaagaw niyo sa Diyos yung pagbuhat sa past. Pero yung today, kayang-kaya nating hawakan sa tulong ng Diyos kasi ibinibigay niya sa atin yung today. So sabi niya, ang alalahanin mo lang yung today. May maiinom pa po kaya tayo, Pastor, sa 2020? Ang layo pa nun. May tubig ka ba sa bahay mo ngayon? Meron po, masaya ka na. Bukas, lalagyan ulit yan ng Diyos. Sabi, give us this day our daily bread. Bakit mo lulutasin yung problema ng isang buong buhay sa isang araw, yung lakas mo para lang sa problema ng araw na to, inuubos mo sa napakaraming araw na problema, kaya kinakapos. Pero lahat ng problema sa araw na to, kasya ang pagpapala ng Diyos sa araw na ito. Kasya. Humihirap kasi yung blessing today, hinahati mo para sa problem tomorrow. Yung problem tomorrow, may kasamang blessing niya yung nakakambal. So, yung ngayon ang atupagin mo sa buhay. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magpaplano ng future. Nagpaplano ka generally, but you don't get obsessed with that. But don't fail to live the moment, to savor the moment, because it will never happen again. Alam nyo, kahit anong iniintay nyo, pag wala kayong ginawa kundi hintayin yon, ganun lang pala, sandali lang tapos. Araw ng kasal, anibersaryo, fiesta, event, ang tagal mo pinaghahandaan, tapos sandali lang natapos, nasabi mo, ay, tapos na. Marami kasi, nahihirapan silang ihanda yung darating pa, pero pag nangyayari na, they are too busy trying to be perfect, hindi nila na-enjoy. Tapos na. Wala na. Lugi na sila. So, enjoy the moment. Pag kami ikinakasal ako, may ibinubulong akong ganun. Minsan may tinatanong sa akin, ano po yung ibinulong nyo, Pastor? May mga pakialamera kasi, pati ibinulong mo, tinatanong. Sabi ko, wala. Sinabi ko lang, pagkakainan na, kumain kayong mabuti. Huwag kayong mag-entertain ng mga bisita. Tayo kayo ng tayo. Kasi this is your first meal together as husband and wife. Enjoy it. Stop being warriors and perfect hosts. Enjoy your meal. Ito yung meal, enjoyin ko. O, debut mo ngayon, enjoyin mo. Huwag mo nang isipin ako ano ang bagay. Kasi mamaya, tapos na yan eh. Dapat ine-enjoy. Pagpangbukas, malayo pa. Do not worry. Focus on today's concerns and pleasures and enjoy whatever can be enjoyed. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sabi, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot, huwag kayong magpanik tungkol sa kahit anong bagay. At sa halip na yan, sa pamamagitan ng panalalanging taimtim na may kalakip na pasalamat, ilapit nyo sa Diyos ang gusto nyo. Sabi niya, at makikita nyo, yung kapayapaan ng Diyos na mahirap punawain, imposibleng makamit, mararamdaman ninyo and you will feel secure. So pagka nagigita yung anxious mga kapatid, nag-aalala anong dapat gawin? Pray. With thanksgiving. Hindi lang prayer, puro request. May thanksgiving. Kasi nga habang naaalala mo yung ipagpapasalamat mo, naaalala mo, oo nga naman, maraming maganda sa buhay. Pati ikaw, nababago. Don't be anxious about anything.
So do not problematize life in its details. In 1 Peter 5:7 is so very, very powerful. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sabi, ibigay nyo kay Kristo ang inyong mga alalahanin. Kasi mo, Lord, nag-aalala po ako tungkol sa buhay ko, nag-aalala ko tungkol sa impyerno, nagpapaalala ko tungkol sa buhay na walang hanggan, sa kabilang buhay, nag-aalala ko tungkol sa kakainin ko, sa ganito, sa ganon. Sabi ni Jesus, eh, binayaran ko na yan sa cross, bakit inaalala mo pa? Bayad na yan, ha? Kaya sabi, cast all your anxiety on Him. Kasi bayad na. Ipapaalala sa inyo ni Jesus, huwag mo nang problemahin, tapos na yan. Binayaran na. Kaya nga ako nagdugo, nasugatan, nahirap, mahirapan, nagdusa, namatay. Para hindi ka na magdusa, bakit ginokopya mo ako, hindi naman ikaw ako? Ba't ka naman problema? E problema ko yan. Kaya nga si Jesus, Savior. He is Savior. He is Lord. Lord over all our problems and cares. Kaya sabi ng Ecclesiastes 11:10, so then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. For youth and vigor are meaningless. Sabi, palayasin mo, iwagwag mo ang mga problema mo. Kaya ang laki ng gawa ng word na word, ing banish. Hindi lang sinabing remove, banish anxiety. And this word anxiety in its original word and language is the same as the clinical word now for anxiety. Yung halos masiraan ka ng bait sa pag-aalala, sa takot, sa panic, sa nervyos. Sabi, iwagwag mo yan, tanggalin mo yan. Hindi yan bagay sa mga anak ng Diyos. Do what it takes para matanggal yan. Kaya yung mga sinabi natin, maghanap ka ng ligaya, manalangin ka, get busy, alisin mo ang dapat mong alisin, palitan mo ang iyong mga pag-alala ng panalangin, ng kapayapaan, ng pananalig. Bakit? 1 John 4:3, the one who is in you is greater than the one who is in the world. God who lives in you is greater than the spirit that scares you. Kaya napakahalaga na isipin niyan, yes, I'm a winner because Jesus Christ is a winner. Matthew 10:29-31, sabi ng Panginoon, are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Yung maliliit na ibon sa Israel, ang mura-mura, dalawa nun, isang pera lang. Para halos economic value. Sabi ng Panginoon, hindi ba ang mumura ng mga ibon na yan halos walang halaga? Pero wala ni isa sa mga yan ang namamatay nang hindi alam ng Diyos at hindi pinapayagan ng Diyos. Pati sila, pinapayagan muna ng Diyos na mamatay bago mamatay. Alam ng Diyos ang nangyayari sa kanila. E ikaw, sabing ganon, pati nga number ng buhok mo dyan sa anit mo, alam niya. Alam ng Diyos ko ilan ang nalaglag sa unan kagabi, sumama sa shower, ilan niya kung ilan yung tumutubo, alam niya kung ilan yung nalalagas. Ibig sabihin, ang pagkakaalam ng Diyos sa buhay natin, very updated and very detailed. Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala, higit kang mahalaga kaysa maliliit na ibon. Kaya pinapahalagahan ng Diyos ang iyong buhay, pahalagahan mo rin, at huwag kang matakot kahit kailan. Ano ang mga ipinag-aalala niyo, mga kapatid? Sa mga binanggit natin o sa mga hindi natin nabanggit, palayasin niyo sa buhay niyo yan. Pag, at saka sabi niyo, Pastor, ang laki po ng problema ko, walang solusyon. Walang solusyon? Sabi ko, hindi problema yan. Dahil ang problema, may solusyon. So ang sana pala, pag may problema ka, may kakambal yun na solusyon, di hindi pala yung problema. At lalo namang hindi problema pag walang solusyon. Wala pala solusyon, di huwag mo solvent. Tanggapin mo. Dahil yun ang realidad. Hindi siya problem. Reality siya. So huwag mong ibahin. Dahil yun pala yun eh, walang solusyon. So may solusyon o wala, makabubuti sa iyong unawain yun. Huwag nating problemahin ang buhay. Life is not a problem to be solved. It is a gift of God to be enjoyed.